We coming up. Daming business shit. Wala pang tumitindi. Ayaw mo na nabibitin. Kamalapit mga women, kita nila sa aking tindi. At ayaw kong bumili. Busa ko'y pabigatin, huwag mo na patagatin. Bigyan mo na yung pera. Hello, what's up sa walang pangalan na podcast by Bumble Yones. Sinubukan lang namin. Kumbaga nag-iisip kami ng gagawin namin. Wala kami magawa. Hindi gawin na natin to kung ano man to. Ina nyo. Kailangan patagalin kung pwede naman gawin ngayon na. Diba? Uy, dito tayo ngayon sa Wisbang Studio. Yeah. At sinimulan na kagad namin tong nagawin tong podcast sa to. Kaysa naman mag-isip lang tayo na mag-isip. Eh, di gawin na natin. And then, tsaka natin siya gagawing pang mas malipit sa mga susunod pa. Sa mga susunod. Kumbaga, na susunod pa. At least, tol, may step mo na kagad tayo na nasisimulan na kagad natin. So, kung nakikita nyo lang kung gaano kalupit yung setup namin ngayon. Wala ka lang, tol. Ano, ano siya? DIY pa sa DIY. Parang do it your own. Yeah. Well, syempre, ito na yun nandito, tol. Diba? Let's work with what we have. Yeah. You know, ang laging sabi ng kapatid ko, kung ano yun nandiyan, pagtyagaan. Yeah, yeah, yeah. Kumbaga, yung hindi naman laging nandito, no? Diba? Yeah, yeah, yeah. Malay mo sa susunod, puta kayo na. Yung bilog na table natin ngayon, long table long na. Long table na, yeah. Diba? Kasi na parang ano, no? Parang last supper, no? Yeah, yeah. Tung inano, lahat ang mic namin, syempre, alam mo na, cellphone ng papan-propa. Big shout out sa'yo, tito, dahil pinahira mo kami ng mic. Ito. Ang ino, parang walang-wala naman tayo nun, tol. Tang ina, yun nga yung malupit dun, kahit walang-wala eh, pero meron pa rin tayong nagagawa. Tama, tama. Di gaya nung iba, na, kahit meron silang mga gamit. Hindi nila nagagawa yun. Diba? Hindi nila tayo, tang ina, ginagawa natin na, to. Sila nga, may naka 15 Pro Max. Di nila naiisip to eh. Yung app na yan. Huwag kayo magmura na magmura. Yeah, 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 yeah. Yung app na yan, hindi nila nagagamit yan. Right. Diba? Kumbaga, tol, eto yung podcast na pinaka-pinaghandaan talaga. Pinaghandaan? 3 weeks in the making, etong podcast na to. Tinan mo, wala pang pangalan. Diba? Pero wait, tama naman, diba? So, nagkamusta naman kayo, tol. Kumbaga, sisimula tayo sa'yo. Ano ang nagampanan mo? Ngayong araw, tol. Ngayong linggo. Yeah, 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 yeah. I mean, this week, tol. Yeah. Para medyo mahaba, tol. Ngayong linggo, makikita nyo yung mga moves ko sa lahat ng pages ko. May bago akong business. Pangalan sa Facebook, Painted One. Nagko-customize ako ng mga pants. Tapos, yung matagal ko ng business, yung Costa Apparel, check nyo yun sa Shopee, sa Facebook. Pwede nyo i-message for wholesale and bulk orders. Tapos, ano ba? Yun lang. Mga, ano pa rin talaga eh, mga business shit pa din eh. Rap game, di pinaubayaan. Yeah. May parating din ako music video. Yeah. So yun, nag-record kami kanina ng Don Jay. Tangin na, ganda na nag- putang ina. Tol, tangin na lahat ng mga nagdi-drill dyan. Tangin na. Kabahan na kayo. Andito na si Don to the motherfucking J. Pero to be honest, binasikan ko lang yun, tol. Kaya nga, ano bang simula nun? Ano simula nung kanta na yun? Sige, bebasikan ko lang. Andun na yun, no? Andun na sa kanta ito, Leo. Sinabi, no? Sinabi. Yeah. Pero sinubok ko lang din na iparating sa kanila na tang hindi lang kayo yung may kaya niyan. Eh, di ba? Ang ino. Hindi lang kayo yung may kaya na mag-drill type shit. So yun, diba? Speaking of dun sa nagawa namin kanina, bukas, gagawin na namin ng music video yun para maihatid na sa inyo ng libre. Oh, magla-live na ako, tol. Tapos pwede silang mag-question-question dyan. Ay, yeah, yeah. Ayo! Oh, tain ang galing tama, talaga. Tama, diba? Tama. Galing, tama. Galing. Question-question ka dyan, ha? Ano-ano ka dyan? Question-question ka dyan. Hindi, gago lahi nung tol. Hindi, kaya sa akin lang nakatutok. Yeah, yeah, yeah. So, finish na kay Tego Uno. Kay Don Jay naman. Sa'yo naman, G. Sa akin, ayun, natural. May mga, alam mo naman, di ba? Lahat naman tayo may silent battle eh. Pero puta, pilit ko nilalagpasan yun. Pero, parang thankful pa rin. Diba, thankful pa rin kasi nagagampanan ko lahat tol eh. Exactly, diba? Exactly. Nagagampanan ko siya lahat, nakakasurvive ako everyday, pero alam pong kulang pa. Kaya kailangan kasi kaya, di pa tayo nakakatagos eh, kaya kulang pa kulang talaga. Kulang pa, alam mo na sa araw-araw tol, kulang na kulang pa. Pero, talagang pipilitin kong yung achieve yung goal ko na, pak, makapunta talaga ako doon, makapwesto ako doon, diba? Yeah. Na, alam mo yun, kasama pa rin kayo. Na ano ko nga tol na may ano talaga tol eh. May mga day ones ka at may mga day twos ka. Yeah. Yung mga day ones mo, yung mga naiwanan mo na, yung iba nag-ibang linya na. Yeah, yeah, yeah. Yung mga day twos mo,
doon mo talaga makikita yung ano tol. Yung mga tao yung mga na para sa'yo talaga. Yung pinili ka din tol. Kung oh, yung mga tao na tsaka di gusto ko sa mga to si Bambam tol. Yeah, lumaga, tsaka tol, same kayo ng vision. Yeah, exactly. Yung mga day 2s mo. Kasi yung mga day 1s mo yun yung mga usually yun yung mga kababata mo. Di ba? Huwag mo itaktak kasi narinig tayo sa mic natin tol. Eh yung may feedback yun. Eh yung mga kababata mo tol. Yung iba dun, nakakabuntis. Nagiging practical ba? Pero yeah, hindi naman siya masama. Yeah, diba? Yeah. Siyempre, life happens to. Oh, yeah, life happens. Pero yun nga, kumbaga, may mga day to style. Eh, gagi, hindi pa pala kayo nagpapakilala, tol. Yo, ako nga pala si Ego Uno, yung pinakamaputing tao sa Marikina. Ako nga pala. Pwede nyo ako i-follow sa IG, yeah, sa Twitter/X, sa Facebook, Ego Uno lahat. Spotify, Ego Uno. YouTube. Yeah. YouTube, Ego Uno. Yeah. Ako nga pala si Don J. Alam nyo na yun. Pwede nyo ako i-follow sa IG, Facebook, may YouTube channel din ako. Kaka-record ko lang kanina. May abangan na naman sila, no? Ito nga pala. Nagawa ko na agad ng music video. Pang Milyones, Bam Bam, Abraham Pervisio. Alam mo na, nag-iisa, walang iba. Makakita mo ko sa YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Bam Milyones Official. Yeah. Para di ka maligaw. Yeah. Yeah. So ako naman, nagawa ko ngayong linggo. Kung paramihan lang ng ginawa, matagal na akong pagod, tol. Yung ano niya tuloy. Pero nasa baba na ng pangalan niya. Alam natin na hindi pa talaga hindi sapat. Hindi pa sapat, tol. Pero sapat, ang sa akin, tol, kahit paano sa araw-araw na ginagawa ng Diyos, men. Tangina, may ginagawa ako, men. Yeah. Na itipong higa ako sa kama ng matutulog na lang talaga ako, tol. Actually, tol, yung paghiga nga natin sa kama, tol, may ginagawa pa rin tayo, eh. Hindi tayo yung, Yeah. Demen, yung gusto ko nga yung higa ako sa kama nang di na ako mag-iis, di na mag-phone, tol. Yung kasi, gusto kong pagod, kasi men. Kasi drain na yung physically, tsaka mentally mo, pagod, yun, no? Na natapos mo na lahat ng vision mo ngayong araw, yun. So, ang nagawa ko, ngayong araw, nag-release ako ng Project Billions, nung 8. Then, kinabukasan, nag-shoot ako ng Project Billions. Tapos, nag-shoot kami ng music video kasabay nun. Same day, photo shoot. Then, after that, nag-edit ako. Then, yun, nilabas ko siya. Nasa YouTube channel ko na siya, ang title niya, We Coming Up. Yeah. Then, ang nagawa ko this week din ay nag-record ako ng mixtape ko. Paparating ko mixtape. Siguro, yung bagong mixtape si Pambilyon. Lalabas ko siya, tol, this month. Itong video na to, kung napanood mo na to, malamang, hindi pa tapos yun. Tapos, tol, wait lang, share ko lang sa kanila, tol, kasi kakaiba yun eh. Yeah. Baga, ano siya eh, parang ano na siya eh. Hindi na siya Bambilyones eh, parang ano siya eh. Parang R&B soul na ano eh, na may pagkahalong angas pa din, tol eh. Parang may taste pa rin ng Bambilyones, pero yeah, kumbaga, si Bambang rin yun. Si Bambang talaga yun, tol. Kumbaga sa bagong mixtape na ilalabas, G, sobrang kakaiba dahil nag-explore ako doon at syempre, kakaiba siya eh. Kumbaga nag-explore talaga ako, like, hindi ko na tikinulong sa, you know, kakaiba yun, mag-yabang-yabang lang ako, lang ako ng pagiging, yung normal na rapper ba na, ano? Which is, eto tol, yung vibe ko ngayon sa mixtape ko na to, men, talaga magpapasabog sila ng pagmamahal, men. Yeah, tsaka like, nangyayari talaga sa yun, nangyayari talaga, men, nangyayari talaga. So, yun, then, nag-shoot ako ng music video sa ibang artist at, you know, yun din, okay din. Hanggang ngayon, natapos ko na yun, yung music video na yun na sinutang ko. Bali, dapat magka-finalize kami ngayon, pero hindi siya nakapunta kasi, you know, busy rin. Okay. Yun yung nagawa ko this week. Sino yun, si Prop? Yeah, 4KMG. Tapos yun. May gusto lang ako idagdag dun sa may ano, tol, sa yung totoong nangyayari sa'yo, tol. Kasi isipin mo, ang pinakamahirap gawin talaga, tol, magpakapeke. Yeah. Kasi ang hirap i-maintain. Ang hirap na i-maintain yun, tol. Ang hirap, man. Kunwari, isipin mo, tol, ganito ka pa lang. Pero yung lifestyle na pinapakita mo sa tao, nandito na. Yeah, yeah. Kumbaga, ang hirap i-maintain yun nang nandito lang. Parang sa sulat mo, naglulooking forward ka na. Example, tol, sa budget pa lang. Diba? Sa pera pa lang, tol. Ang hirap na i-maintain ng ganung lifestyle. Tapos yung budget mo, nandito pa lang yung lifestyle mo. Gusto mo yung ganyan na. Yeah. Gago, sobrang hirap yun, tol. Yung parang pinakakating mo. So, pero po pwede rin naman yun, tol. Pero, ang tawag nga dun, tol, fake it till you make it, eh. Diba? Pero okay din yung fake it till you make it, yung tipong hindi malalaman ng mga tao kung may pera ka ba o wala. Wala, yeah. Yung tipong mag-show up ka na, yung feeling mo sa sarili mo. Presentable ka pa rin. Yung sa presentable ka pa rin, yung hindi ka mukhang basahan. Kasi tol, kung paano mo din ipirepresenta yung sarili mo, tol, yun din sila kung paano ka nila itatrato. Tignan, eh. Yeah, tsaka tignan. Diba, G? Kumbaga,
kung mapapansin mo doon sa diskarte natin nung nakaraan, yeah, yeah. Pinag-usapan din kanina namin. Diba, may natang ina, tol. Kahit shooter man tayo na itong malaking tao na to, tol. Kumbaga, nagpe-presenta kami ng sarili namin na maayos talaga. Mm-hmm. Na hindi namin din nalaman nung oras na yun na parang di ko alam eh. Kumbaga, hindi naman din sila nagbigay sa amin ng uniforme para sa otin namin. So, ang papakita namin yung best foot forward namin, tol. Kasi, yeah. Di ba? Kumbaga, you know. Pero bukod dun, kung tutusin, nag-adjust pa nga tayo para talaga sa kanila eh. Oo, may nag-semi-formal nga ako, tol, di ba? Pero kinikwento ko nga kanina kay Echo, tol, na kahit anong isuot mo, kung ano ka talaga, yun ka ni. Diba kung paano ka talaga yung energy mo ba? Pasipat nga akong recording pa. Yo, shout out dun sa tropa namin si Let. Recording pa siya, tol. Nice. Thank you. Shout out sa'yo, Bosco. So, pwede kayong mga question dito, tol, ha? Yo, isipin mo, tol, handa, baga dalawang camera yung nakatutok sa'yo. Yung sinasabi ko sa kanya ito, na... live to, ha? Itong sa podcast, mapapanood nyo to sa YouTube channel ko. Or kung kakayanin pa nga, sa Spotify nga din sana, eh, no? Oh. Pwede yun. Pwede yun. Kaso, yung mic lang namin dito ay yung cellphone lang din, ha? Feel ko, iaano siya ng distributor kasi ayaw mo na magbanggit ng mga... Yeah, okay. Para, alam mo yun, kasi hindi pa quality yung, ano mo eh, yung audio mo, iba. Parang, hindi pa siya pasado. Parang may ganun eh. Hindi pa siya pasado eh. Kailangan talaga malinis yung audio mo eh. So, yun. Yeah. Mag-drop kayo ng comments ha, kung ano yung mga gusto nyong tanong para sa next podcast. Next podcast. Kumbaga, at yung mga bagay na po pwede pa namin ma-improve. Ano pa dito? Alam niyo yun. Yung mga po pwede pa nating ma-improve. Para next time, you know. But, hindi, tol. Hindi lang sa amin, ha. Para kumbaga sa inyo din. Kunwari, may situations kayo ngayon na kailangan nyo ng advice na eh. Feeling nyo, makakatulong kami. I-drop nyo sa comments para at least, di ba, ma-share namin yung alam advice namin, di ba? Advice namin. Walang bayad yun. Ang gagawin mo lang manood. Di ba? Yeah. I-like nyo na, subscribe nyo na rin. Yun na lang yung ano, tol, eh. Yun na lang yung pinakatulong bayad, di ba? Yeah, tulong or support, eh. Yeah. Mag-subscribe kayo, magpa-follow kayo sa Spotify namin. So, yun. Tapos, ano ba? Ano ba pag-uusapan natin? Marami tayo pwede pag-usapan tol, ha? Kasi kung tutusin, itong podcast na to, tol. Parang normal lang din tayo, tol, na meron lang camera talaga. Camera lang, na alam yun. Kumbaga, lahat na pinag-uusapan natin nang walang camera. Kahit wala yan, pinag-uusapan natin ngayon to, eh. Diba? Kahit wala yung walang podcast. Kaya walang... actually, kami kanina, nagkwekwentuhan lang kami. Tapos, naisipan lang na, talagyan na natin ang camera to. Ganun para eh. At least, umaandar na yung metro. Yeah. Umaandar talaga. Yeah. Siyempre yung watch time, of course, siyempre, you know. Kasi tol, tangina, hindi mo rin masisisi na, yun din talaga yung pakay namin eh. Yung talaga eh. Kumbaga, para saan ba lahat to? Tangina, pera. Yeah. Kumbaga, being practical po tayo, na kailangan namin ng pera. Hindi na para sabihin na, di, ano kami, gusto namin mag-share ng knowledge. Nandun na yun. Diba? Nandun na yun. Pero, alam mo yun, may bills din eh. May bills din na nakalini. Pero tol, dulo-dulo, man, mahalaga nagagampanan natin yung purpose natin tol eh. Everyday. Isipin mo tol, itong first time natin na ginagawa natin to, eventually tol, pag kunyari second podcast natin, fifth podcast, tenth podcast, baka nga mas malupit na tayo magsalita nun eh. Yeah. Kumbaga mas na-aware tayo sa mga words natin, mas maayos na tayo magbuka ng bibig, mas maayos na lahat tol. Kumbaga sa ngayon kasi first time pa lang eh. Yeah. Malay ba natin dito, hindi naman talaga ako nagpa-podcast tol, nanihimik ako eh. Di ba? Pero kumbaga ang pinaka-importante talaga sa game, mag-start. Start talaga tol. Ayun talaga yung pinaka-importante. Tapos ang iniisip kasi nila, paano ba mag-start? Paano ba magsimula? Magsimula ka. Yun lang, that's it. Tangina, sobrang it simple ng gagawin mo. It doesn't have to be perfect, you know? Yeah. Kasi tas tol, mas, may nagagawa nga tol. Kasi tol, kumbaga dati din men sa rap game tol, nung pinakauna pasok ko ng rap game, hindi rin talaga ako yung sound ko dati tol, hindi ko siya yung pinakagusto eh. Kumbaga, pero at least, bago ko maano lahat to tol, talaga ang dami kong mga mixtape talaga dati. Min sa una kong YouTube talaga. Kumbaga hindi mo nga makuha agad sa mga day ones dyan ha. Hindi mo nga agad makuha yung perfect, pero at least kahit pa paano, sumusubok ka. May improvement pa unti-unti. Magkamali ka, lesson learned na yun, di ba? Kailangan ganito na ako susunod. Kumbaga tol, doon na
papasok yung at least I tried. At least I tried. Experience, di ba? Tsaka, tol, ganito kasi yun, di ba? Level 1, mag-start ka. Tol, in the long run, malalaman at malalaman mo kung para saan kay. Gets mo? Malalaman at malalaman mo yung game, eh. Malalaman at malalaman mo yung kung paano tumakbo yung laro, tol, eh. Di ba? Ang kailangan mo lang gawin, magsimula. Ayun lang talaga, sobrang simple lang niya. So, kung natatakot ka, take the risk, bro. Diba? Yeah. Or lose the chance. Yeah. Take diba? The risk or lose the chance. Diba? Ay, na, paano pag 40 ka na, tapos iniisip mo pa rin yung 20 ikaw, na sana sinimulan ko. Wala diba? Na, tol. Sana ngayong 40 na, nakasiesta ka na. Tol, ayun ang hindi mo mababa. Hindi tayo abot sa punto na magsisieste. Kumbaga, mas dadali lang yung work sa atin. Kasi, nahuli na natin yung formula. Right. Nadun pa lang sa edad na yun, no? Oo, tol. Kumbaga, magkamali na tayo ng magkamali at this... Age? Stage pa lang natin, tol. Hanggang sa makuha natin yung formula. Kumbaga, para sa atin, basic math. Hindi man siya yung perfect. Pero, at least, meron siyang progress. Yes. Progress, yes. Pwede kayo mag-drop ng questions. Big shoutout nga pala sa nanonood dyan, ha. Kung nasan ka mang lupalop ng mundo. Naka-podcast kami ngayon, yo. Drop kayo ng questions. So, yeah. Naka-15 minutes na din tayo, tol, diba? Sipin mo, kanina pa tayo nagsimula. Dami na natin pinag-usapan, diba? Siguro, takira ka sa oras tayo din, no? Baga, sarap lang sa feeling na alam yun. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Nagagampanan talaga natin na nagagampanan. Di ba? Mismo, G. But, pero kung ako talaga dun, ako dati, tol, may araw talaga na tenge. Kumbaga kasi, di mo rin... Hindi, kumbaga kasama talaga yun, na meron at merong ganun. Kasi dati, pero, tol, tang inaamin ko din na medyo malambot pa ako dati talaga. Yung, alam mong, onting problema, madedepress ka ba? Kumbaga, hanggang sa nasanay na ako na nasanay na natatagusan ko siya ng kumbaga, breakdown or breakthrough. Tangina nung pipili mo, tol, magbi-breakdown ka na lang lagi. Or tangina, i-push mo, tol, itagusan mo, tol, di ba? Breakthrough, di ba? Okay, to, Gio. Sabi ni John Patrick Domingo, bakit po yung iba na paghihinaan agad ng loob sa pagsubok? G. Sige, sino muna? Ikaw. Ano na yung tanong? Ayun, no? Bakit po yung iba na paghihinaan agad ng loob sa pagsubok? Isa lang yung sagot dun eh. Tangina kasi support siya eh. Pero yun nga. Sa mga kabataan ngayon, yeah. Alam mo yun. Di, pero hindi nga. Hindi, ito. Ito. Meron akong sagot, tol. Kasi, tol, takot sila sa judgment ng ibang tao. Takot ka mahusgahan. Yeah. Diba? Yeah. Sabihin ng iba na. Yeah. Oh. Siganto. Diba? Yan, isa yon. Siguro feeling ko isa din. Takot silang matalo. Yeah. Takot silang ipakita na natatalo ko na nalulugmok ako. Okay lang naman yung malugmok, tol. Huwag mo lang tatambayan. Yeah. 'Di ba? Huwag mo lang siya tatambayan, tol. Kumbaga, yun na nga yung pinaka lesson learned na pak nangyari na sa akin to, kailangan in the next time. Pak, hindi na magkaganto. Yeah. 'Di ba? Yeah. Ikaw, sino na? Ikaw. Ang daw ba ulit sa ano niya? Bakit po yung iba na paghihina. Kumbaga kung tutusin, nakadepende sa tao yun, tol. Hindi, general. Ang masya-shoutout ko lang yung mga mag-ask lang ng questions, ha? Yan. Yun lang, para malinaw tayo. Ang i-point natin, in general. Na lahat? Huwag mo sabihin na depende sa tao. Depende sa tao. Na panglahatan talaga siya na kahit yung mga nerdo, mga nasa iba yung linya, ganon. Ganon mo siya tignan. Parang in general na panghihinaan ng loob. Kunwari, hindi na sarap. Kunwari, sa school works. Kunwari, alam mo yun. Kasi para sa akin kasi in general. Para sa akin, talimbawa, sa akin na lang tol, ha. Kahit naman, lahat naman tayo talaga napanghihinaan ng loob, tol. Pero, kumbaga, tulad nga kanina pinag-uusapan natin, kailangan mong lagpasan yun, di ba? Tagusan siya. Tagusan mo siya, eh. Kumbaga, lahat tayo nakakanasan yun na normal talaga yung tol, given yung tol na panghihinaan. So, paano mo siya tatagusan? Labanan mo, tol. Kumbaga, kung di mo mal, wala kang problema na walang solusyon, eh. Gets. Tsaka hindi siya, diba? Ibibigay sa iyo kung hindi mo kaya, 'di ba? Utang ina mo, 'di ba? Napaka basic tool na. Yeah. Totoo. Paano kaya ako makakakain 'yun? Totoo. Nakakatama, hindi ko kayang gawin 'to. Hindi. Totoo. Subukan mo. 'Di ba? Actually, tol, yung problema ng paano ako kakain, yun yung pinakamabigat, eh. Oo, tol. 'Di ba? Sa survival na 'yun, tol. Oo, tol, survival mo 'to, 'di ba? Dumating na sa iyo 'yun, no? 'Di ba? Paano ako kakain, 'di ba? Isipin mo na lang 'to. Pero sa awa ng Diyos, hindi pa tayo dumating tayo sa ganung part, pero at least meron tayong malalabas ba? Hindi man ganun ka, ano yung itlog man. Isipin mo yung sinasabi niya, na ba?
takot ka sumubok, pinanghinaan ka ng loob. Eh, paano na si Babang ko pinanghinaan ng loob to? Eh, di wala siyang pambayad ng bills. Subukan mo na subukan. Ngayon nga, sinusubukan natin mag-podcast kasi. Ang magandang... Hindi, maghanap ka nga ng solusyon eh. Oo, di ba? Para makatagos eh. Oo. Feel ko, mag-isip ka ng rason. Sa sarili mo? Hindi. Nang rason, para tumagos ka. Tumagos ka pa. Alam mo yung line na para kanino ka bumabangon? Tangina, sobrang bigat ng line. Para saan? Para kanino? Bakit ka bumabangon, tol? Sa embo, sa araw-araw, yung, no? Yung line na yun na ginagawa nilang meme, tol, mabigat yung linya na yun, tol. Bakit? Saan? Para kanino? Ka bumabangon. Yeah. Di ba? So, ikaw, anong pananaw mo dun? Anong... Ano daw, daw? Bakit po yung iba na pag hinahanagad ng loob sa pagsubok? Kung baga, G, para saan, hindi bibigay sa'yo yung mga challenges, tol, kung hindi mo talaga kaya, tol, eh. At... Para sa akin, men, ha, kapag pagbibigyan ka ng challenges ni G.O.D., tol, pag nalampasan mo yung mga challenges na yun, tsaka papasok yung mga blessings, men, kasi tangina, nag-level up ka, eh. Like, tong ina, men, di ba? Kahit sino naman, tol, si Henry, si lahat dyan may challenges, tol, eh. Lahat sila, lahat naman tayo, tol, eh. Lahat, kumbaga, lahat tayo, tol, may kanya-kanya tayo mga silent battles ba, mga challenges sa pagsubok. Alam mo sino yung mga walang ganun? Tangina, wala dito sa mundo. Eh, lahat tayo nandito sa mundo, sing. Di ba? Kaya, di ka talaga pwede mag... mo, yun ang sagot mo. Oo, oh, tol. Like, tangina, lahat na talaga. Binigyan ka ng challenge na yan para malampasan mo. Kasi mo. Kapag nalampasan mo yung challenges na yan, tol, tangina, tatawa naman na ng tangina. Panis. Panis, yeah. Baboy. So, dun nga, baboy. Talaga, baboy. Dun papasok yung sinasabi ko lagi sa inyo na habang umaangat ka, tumataas din dapat yung stress tolerance mo. At men, kumbaga, habang umaangat ka, men, mas nadami yung challenges mo, tol. Oo, kumbaga, mas tataas yung bills. Yeah. Mas tataas yung mga tao na makakausap mo. Mas, taga, tangina, men. Kaya hindi ka pwede lamya, tol. Nakamihan sa ngayon, sa panahon ngayon, kaya yung iba pinanghinaan ng loob. Kasi ngayon nga, may mga nakapaligid sa'yo na nega shit na si ganto. Oo, men. Diba? Nababasag ka na dun. Yung mga circle mo din, kumbaga, mag-filter ka, tol, eh. Kung sino ba talaga yung ida-down ka ba nila na di mo kaya yan. Pero hindi ba kaya ka panghihinaan ng loob sumubok sa mga bagay-bagay na ano. Pero tsaka, feel ko din hindi mo naman siguro susubukan yun kung alam mo sa sarili mong hindi para sa'yo, tol, eh. Guess mo, yung tipong limbawa, pang-automatic ka lang, tas susubukan mo mag-manual, eh hindi ka nga talaga marunong. Yeah. Eh di ba nabangga ka? Kumbaga, kailangan alam mo rin sa sarili mo na yung mga susubukan mo, pili kaya mo ba na, kaya ko to, yung buo baloob mo na, di ba? Paano nga, Jay, kung andyan na eh? Kunwari, automatic ka nga, paano pag dumating yung manual? Ano gagawin mo, tol? Di ba? Kumbaga, para sa akin, tol, din, ano eh, kumbaga, hindi mo makakaharap yung challenges na yun, tol, kung hindi ka talaga sa, di depende talaga sa pinili mo na pati. Kunwari, magpili-pili ka pipiloto ka, oh. Eh, syempre, ang lahat ng, kunyari, nagpiloto ka, lahat yan may certain na mga challenges, eh. Bukod din sa mga rapper, bukod din sa mga businessman. Kung businessman, tol, yan yung, ano, tol, kabal sa business, ang paproblemahin mo na, ay yung mga, yung sa problema ng mga nag-businessman. Yeah. Kung yung gusto mong mangyari ay maging, ano nga, tol, successful na rapper, yung makakaharap mong mga challenges ay tungkol mga sa problema ng pagiging rapper, tol. Diba? Yun lang naman yun, tol. Kahit sa pag-aaral, tol, yung mga nakakaharap mong mga struggle sa pag-aaral, tol, normal lang yun sa estudyante, tol. Na nangyayari din sa lahat. Yeah. Bakit lahat sila, bakit yung iba, lahat sila nagagampanan nila, ikaw hindi, tol. Ibig sabihin, tol, mahina yung fighting spirit mo sa loob, tol. Diba? Kumbaga, kailangan mo talaga laging labanan, ano? Ang ano nga, tol, eh. Kumbaga, sabi nga, may nagsabi nga, sino ba nagsabi nun, pwede ba ako mag-draft name? Na? Si Prape, sinabi niya dito na, meron ka pang isang katauhan na nasa loob mo. Meron ka pa isang katauhan na nasa loob mo na, kailangan mo siyang ilabas, tol, na, alam mo yun. Pero ang maganda nga, tol, mag-ano tayo ng solution para sa, in general talaga, yung, kahit wala siyang lakas ng loob ba. Alam mo yun, tol, kasi may mga ganun talagang tao, ituli na wala, alam mo yun, yung wala talaga, ituli. Pero, yun nga. Paano kaya yun, no? Di ba ganun sa akin, tol, lalapit ka lang sa mga
tao na pinagkakatiwalaan mo talaga. Oo, to. Yeah, isa yun. Willing ka din na hindi ka makinig. Hindi ka pwedeng manalo. Isa din yun na dapat matuto ka din makinig. Yeah. Good listener. Ito. Big shoutout kay Kai. What will be the title of the book about you if your worst enemy wrote it? No. What will be the title of the book about you if your worst enemy wrote it? Ina, no? Sino yun? Binibigatan mo naman agad. Sino ka? Kai. Eh po, talaga, wait mo. Kai o Kiki. Ewan, Kiki. What will be the title? So, ano lang yun? Title lang. Walang mga ano eksena kang sasabihin. Title lang. Paano, anong title nung ipapangalan mo sa... Pinaka-worst. Yung magsusulat ng tol, yung kaaway mo, ah. Ang magpapangalan nun, ano ba? Ang writer nun, yung kaaway mo. Yung worst enemy mo. Tapos ano daw ang title? Yeah. Anong, ikaw. Tingin mo, ano sa'yo? Ano yung sa worst enemy mo? Ang hirap dun. Wrong crew! What will be the title of the book about you if your worst enemy about it? Wrote about it? Ang hirap dun ah. Di ako handa doon sa mga ganong katanong. Di ako ibang question yan. Takina English kasi. Oo, tol. Galing niya. What will be the title of the book about you if you're worst enemy? Na-stuck tayo dito. Galing. Ang gina, parang nanampiga, no? Tingnan yung highlights na ito talaga. But anyway, ganun pa man. Worst enemy? Hindi ko pa masasabi. Kunyari, hindi, kumbaga, ang sa akin din naman, ang pinaka-worst enemy ko min, sarili ko lang din talaga. Kahit ako, iniisip ko kanina, tuloy. So, anong ang title ng book, tol? Anong title ng book? Ang title ng book ko para sa sarili ko, puki ng ina. Ano kaya? Tang ina. Gago. Sino ba muna? Ako muna. Ikaw muna. Sige ko yung, ano ko, yung... Big shoutout, yung... Yung ano ko, player yung versus sakit player. Big shoutout Wild Tari Wave. Ang title ng libro niya, Player versus Player. Ayun! Ganda yan. Galing na, maganda. Ako, Anton. Albino. Ayun lang. Diba, tingnan mo, tama yung sinabi niya. Kasi sarili mo, worst enemy mo. Ganyan din yung iniisip namin kanina pa na... Pero siyempre... Pero hindi yun yung tanong eh. Oh. Parang hindi yun yung tanong What eh. Will be the title of the book if your worst enemy Kaya wrote nga. It? So ang ilalagay mong position, tol, kung nasan yung enemy mo. Eh yun yung ilalagay mong position, tol, yun yung ikaw, yung enemy mo. So kung ikaw i-hate mo yung sarili mo, tol, anong libro yung ipapangalan mo? Yun yung tanong, tol. Di ba? Kaya nga ayun nga eh, tiga mo. Title lang naman ng book yun, bro. Oh. Pero maganda yung player versus player story yun, tol. Pero hindi kasi yun yung tanong eh. Ang tanong kasi niya, tol, ilalagay mo yung position mo dun sa enemy mo. Tapos ano yung isusulat mong libro para kay Bambiliones? Hindi naman niya sasabihin na Bambiliones versus Bambiliones. Hindi naman, tol. Sige na. Diba? Na. Yung sa'yo. Ako hindi nga albino, tol eh. Kasi ano ba kasi talaga? Para mga hindi, ngayon lang nagsink in sa akin yung tanong talaga eh. Kailangan mong i-position yung sarili mo dun sa enemy mo. Kung ano yung isusulat para sa sarili mo eh. Kung para sa'yo, hindi ko pa nga naisipan ulit eh. Tag ina yun eh. Kasi ngayon lang nagsink it eh. Kung para sa'yo albino? Sa akin hindi albino eh. Tag ina mo, na-stuck tayo dito ah. If your worst enemy wrote it. Yeah. So ilalagay mo yung position. Sa akin nga, tol, ano talaga? Kung ano lang. Para sa akin, tol, worst eh, ano, baga... Alam ko na! White Walker. Ano nga tol, 'di ba kakaiba nga ako sa iba eh. So kung nakikita niya, nakikita niya ako tol, na lagi ako nasa kalsada bumabakbak ganto ganyan. So kung i-diss niya ako tol, yung sakpang Kenko yung na White Walker. Ah, yeah, yo. 'Di ba? Okay na 'yon. Asagot. Ano, no, pwede nga sa iyo, no. Sayo, ikaw wala na isip ko. Kasi dad, the smartest stupid. Pinang matalinong bobo. Agali mo doon ah. Sa akin. Ano? Nagina na stuck tayo sa ganito. Tingin ko sa akin, tol. Ano ba? Para sa akin, tol ah. John Day. Hindi. Kumbaga, iniisip ko. Parang...
Tag, ina na stuck tayo dito, tol. Naughty Boy in Marikina. Oh, putang ina, Naughty Boy in Marikina. Parang ano pa rin, tol? Dito, parang ang angas pa din eh. Tol, title lang naman yun, tol. Title lang naman yun. Sa akin naman, PRWSYO. Pero Vicious. Ah, diba? Ayun, no? Wala na. Pero Vicious na rin. Si Pam, pero Vicious yan. Sakto pa, yun pa yung una mong pangalan. PRWSYO. Yun yung sa akin. So, next question. Sige. Galing nun. Shoutout sa'yo, Kai Kai. Shoutout sa'yo. Big shoutout sa'yo, Kai Kai. So, next question. Diskarte o diploma, mga G? Ang putang ina. Ang ina, controversial yan, ah. Hindi na tayo sa controversy, ah. Hindi, para sa akin. Ako, sa akin na lang, ah. Para sa akin sa ngayon, ah. Kahit naman dati pa. Sa sitwasyon mo. Sa sitwasyon mo. Siyempre, kanya-kanya nga tayong buhay. May pinanganak na mayaman, tol, eh. Right. Diba, may pinanganak na mahirap, tol, eh. Para sa akin, tol, diskarte, tol, eh. Pero importante din talaga yung diploma, tol. Napaka-importante nun, tol. Paano ka magiging professional talaga? Diba? Pero yung, bukod dun, yung diskarte, pwede mo rin makaharap yung mga professional, tol, eh. Pagka nasa diskarte ka na, umangat ka na ng umangat ng umangat, tol, diba? Yeah. Kasi kung tutuwa si Manny Pacquiao nga, eh. Pero isipin mo, lahat natututunan sa internet, ah. Yeah. Diba? Madami na kayong pumipera sa internet, tol. Kahit nga yung iba, eh, tol, eh. Na wala naman din tutuusin, hindi sila tapos ng pag-aaral, tol. Pero kita mo naman ngayon, diba? Yeah. Milyonaryo, nakakaharap ng mga taong tapos sa pag-aaral na professional. Yeah. Diba? Totoo. Diba, para sa akin, diskarte sa akin, tol, sa buhay, tol, kung paano mo siya dadalhin. Ako kung ano, kung may chance kayong makapag-aral, yeah. Gawin niyo. Oo, tol. Sige, pero kaya, tol, ang sa akin, tol, naman, hanggat may nagpapa-aral sa iyo, tol, hanggat may nagpapa-aral sa iyo sa sitwasyon mo, mag-aral ka. Yeah. Yun lang yun, tol. Huwag mo sayangin yung chance na yun. Yakapin mo yung pagkakataon na yun, tol, kasi hindi lahat, tol, nabibigyan ng pagkakataon na mag-aral min. Yeah. Hindi din lahat nabibigyan ng pagkakataon na makatapos. Kung para talaga sa iyo, para sa iyo. Hindi pinagpapaalo sa iyo, tol, mag-aral ka. Yeah. Yun lang yun, tol. Yun lang, tol. Pero para sa akin, tol, kasi ang diploma, kumbaga para siyang backup plan. Kasi paano kung hindi nag-work to lahat? 'Di ba? Paano makapagtrabaho? Mm. Ang requirements dito sa Pilipinas, tang ina, doon na nga mapapasok yung diskarte, tol. Ayun nga. Hindi, kung paano nga kung wala, biglang ano ka, biglang rock bottom. Tapos wala na talagang wala ka ng pang startup ulit. Kasi ang 'di ba ang ginawa ko nga, nagtrabaho muna ako para magkapuhunan. 'Di ba? So, parang isa akin, tol, yung diploma. Hangga't may nagpapaaral sa iyo, gamitin mo nang gamitin 'yun. Hangga't magka-diploma ka, yun, no? Tapos pag nagka-diploma ka na, kung may diskarte ka, doon mo na i-bakbak, tol. Mm-hmm. Tapos parang at least, tol, hindi ka lubog na lubog ba pag na-rock bottom ka. Kasi may diploma, pwede ka pa rin magtrabaho ng ano, eh. Mm-hmm. So, kunwari, naka-sweldo ka na. Mm-hmm. Ipang startup ka na ulit sa diskarte mo, di ba? Pero syempre, di ba, kaya nga in general, tol, hindi nga... Sa akin kasi, tol, dati, men, nag-PLMR ako, tol, ano eh. Hinahalo ako din ng diskarte, tol. Eh. Ayun nga. Nag-aaral ako, tol. Kumbaga, gusto ko, tol, mabalik man lang sa akin yung ibang mga pera pa eh. Kumbaga, nag-diskarte ako. Nag-benta ako ng... Kung ano-ano lang talaga, snacks, pagkain, ano-ano, tol. Para lang... Pagdagdag lang din, men, kasi ang hirap din ng buhay talaga. Kumpara sa diskarte ka talaga, tol, kahit nag-aaral ka, tol, parang yung katawan mo, tol, maghahanap ng diskarte ba? Alam mo yun? Kasi may mga pang ganun talaga na tao, eh. Alam mo yun? Ganun. Mismo. Next. Para malaman kung daw ng babae sa'yo. Ang putang ina. Ito na tayo sa babae, ah. Si Mr. Bilyones! Ang pinakamakasagot dyan. Si Bambilyones ang pinakamakasagot dyan. Sa ngayon, ah. Para sa akin, tol, kapag naniniwala siya sa lahat ng vision mo talaga, yung tipong hindi na siya magtatanong ng kahit na ano, basta gagawin niya lang na, yes, daddy, yes! Yun lang, tol, di ba? Hindi siya para mag-no. Hindi siya para mag-no, tol. Kumbaga, yes lang siya na... Yes lang talaga siya. At kumbaga, tol, yung tipong yung gagawin niya lahat para mapagaan yung buhay mo, tol. Kasi, tol, kung ang babae, tol, yung gustong-gusto ka talaga ng babae, I mean, sila na mismo yung maghahanap ng way, tol, para mapagaan yung buhay mo talaga. Kung ikaw yung lalaki na may vision, may purpose ka, at yung babae papasok sa mundo. Pero, ganito, siya yung gagawa ng way. Bago ka magkaroon ng daw na girl sa'yo, dapat,
ayusin mo muna yung sarili mo na dapat meron ka din mismo, path, meron ka rin linya na maayos ba? Gets mo? Kumbaga maibibigay mo din talaga lahat ng pangangailangan niya tulong. Huwag ka maghanap ng down na girl tapos ikaw tangina mo. Hindi ka maayos. Kulang ka na ang hirap yun. Hindi ka arapat dapat. So, kumbaga hindi ka makahanap. Kumbaga ano eh. Hindi ka talaga maghahanap eh. Hindi ka din makakahanap. Kusa lalapit yun. Kusa silang kasi nga, lalapit at ibibigay ni G.O.D. kapag ka-deserve mo na. Deserve mo na. Pag kaya mo na talaga siyang ma-handle. Kasi min, sa akin, min, sobrang daming babaeng dumaan sa akin na dati nasayang din ha. Kasi hindi ko pa alam din hindi ko pa deserve. Hindi ko pa deserve. Talaga deserve din eh. Like, yung mga babae na yun, talagang maayos din talaga. Maayos sa pamilya. Ang kaso dahil nga sa wala pa akong game dati, nasasayang sila. Kaya ito, kumbaga magsisimula siya lahat sa sarili mo, tol. Kapag maayos din sarili mo. Alam mo, tol, number one ko na payo sa lahat ng problema. As in sa lahat ng problema. As in talaga sa lahat ng problema, tol. Number one kong payo, it starts with you. Lahat magsisimula sa'yo talaga. Disiplina, sa pagkain, sa paggising, sa pagkilos, sa pagtatrabaho, lahat. Everyday routine mo. Kumbaga kasi, pag may babae ka na, tol, ikaw yung mag-lead dapat sa kanya, Once na makita niya na lacking ka, tol, doon na papasok yung masculine energy niya na tanginang to, lalamya-lamya to. Na wala akong makakating dito, wala akong magandang kinabukasan dito. So, ang mangyayari, doon na mag-activate yung ano niya, tol. Yung survival, ano niya, no? Kung lilipot siya sa mas alam niya sa sarili niya na mas deserve siya, o kaya siyang dalhin. Yeah, right. So, next. Paano mag-guess dyan, amo? Simple lang nung, punta ka lang. Ngayon gusto mo, ano, pull up ka na ngayon, tol. Sige na. Hindi, maglalagay tayo ng mga ibang moves. Yeah. Pero kung gusto sa ngayon, mag-guess dito, okay? Yeah. Sa ngayon, naano pa tayo kasi naano pa talaga namin yung schedule. Alam mo yun? Kasi, syempre, may mga kanya-kanya din tayong priorities pa eh. At sa ngayon, busy rin yung tao na yan, tol. Yeah. Pero marami tayong kapupulutan ng aral dyan. Baga, I hope. Si Christian. So yun, G. Tayo, na-drop ako yung questions, tol. Mag-comment kayo ng mga questions, tol. Tayo na, nakakailan na to si OGBB, ah. Yan, sabi. Salamat, utol. Big shoutout, kuya. Maraming salamat sa'yo. So yun. Paano mo malalaman kung kaya mo maging hustler? Pag nagutom ka. At nasurvive mo yung sarili mo sa gutom na yun. Basing. Ang gamihin na, tol. Alam mo yung salitang hustler na yun, tol. Kanina-kanino ko naririnig yun eh. Pero ako talaga, tol, nakita akong mga hustler talaga, tol. Yung mga nanay na ano, yung mga nanay na... Kayang i-budget yung pera na hindi, iniiwan ng tatay. Hindi, tol. Ano. Kasi nakita ko yung pagiging hustler nung tita ko eh. Yung mananahay kong tita, tol. Grabe siya, humasgin talaga, tol. Kasi, kumbaga, wala na siyang tulong na ano eh. Tapos, tangina, tol, isipin mo, 50 kilos na tela, kinukommute niya lang, papunta dyan. Di ba? Tapos takina siya rin magtatahi noon, siya magbibenta. Ayun, nagsisipasokan yung mga magandang questions, tol. Ito, question. Big shoutout nga pala kay Christian. Ang question niya ay, paano mo mame-maintain ang tamang balance sa life at hustle? At the same time, nag-e-enhance ka sa sarili mong field? Ikaw muna. Time management. Sa akin ganun eh, time management. Time management. Yun na talaga eh. Time management, tol. Time management, tol. Kung paano kumbaga, mo balance yung oras mo sa bawat gagawin mo, tol, sa lahat. Kasi, tol, hindi pwedeng puro pera lang. Kasi makakalimutan mo yung life mo, tol. Kailangan may pabalance lagi. Yung pagkain mo, yung pagkita mo, tol. Ganito yun, tol. Balance talaga, man. May kanyang-kanyang foundation sa buhay. Diba? Relationships, money, self-growth, self-improvement, parang kumbaga kanya-kanya siyang foundations of life para pumalansa yung patong nung second floor. Di ba? So yun, ikaw. Ayun, ganun din, tol. Parehas, ganun na ganun din sa akin. Actually, kung wala kang time management, paano kung wala kang time management nga? Paano kung talagang kailangan na tol, kailangan mas kumpanya? Tol, madaming ano, tol. Kasi, tol, kung puro ko lang mag-hustle, tol, kung puro ko lang yung sa pera ka naka-focus, tol, ah. Kumbaga, makakalimutan mo naman yung health, tol. Paano na yung health mo, tol? Sino mag-enjoy ng lahat ng yaman mo, tol? Kung hindi ka healthy, kung like, hindi ka maayos yung postura mo, kumbaga, hindi ka, you know, maglakad-lakad ka man lang, tol, di ba, pag-isig sa umaga. Tsaka madami kang masiset aside na mas importante pa. So, dulo-dulo, time management. Oo, tol. Time management talaga, no? Madami kang masiset aside na mas importante pa. Kasi, tol, paano pa kaya
di ba yung mga taong mas malalaki tol eh. Di ba? Mas... Sila Henry, si, oh, yeah, si Franco Mendoza, men. Di ba? Parang niya naano lahat. Na-handle yung ganun, tol. Management talaga sa sarili ko. Ang advice ko sa'yo, tol, mag-set ka ng routine. Routine. So, pag-work, kumbaga, pag ganito, spend time with the family, maglakad-lakad kayo. Kailangan din kasi talaga yung... Tsaka, ito, meron ako ano. Every foundation, 100% mo. Enjoyment, 100%. Pagkakain ka, kakain ka lang. Pagkakain ka, no? Yeah. Pag, alisin mo yung mga iniisip mong problema, kumain ka lang. Enjoy mo to, lagi kang 100%. Lagi kang 100%. Tama. Next. Ito naman. Next, ano next? Paano mo na-handle ng failure or setback sa negosyo? Yung tulad nung sinabi mo last time, tol. Breakdown or breakthrough, tol? Oo, tol, na kumbaga... Breakdown or breakthrough talaga. Yun yung iisipin mo, ano, breakdown ba ako? Tapos. Siyempre, tapos po tayo. Ikaw. Di ba kasi ako nag-negosyo? Alright. Oo, tol. Ano ba tanong niya? Ano yung tanong niya? Paano, ano? Paano mo ma-handle ang failure or setback sa negosyo, tol? Paano mo i-handle pala? Hindi mo siya pala paano tatagsan. Paano mo i-handle yun? Handle yun. Paano mo siya i-handle? Kumbaga parang sa'yo nga, limbawa, di ba, sabi mo nga, nagkaroon ka ng 5 digits. Di ba? Mm. Kung paano mo siya, parang yun, pinaka para sa akin, best, 100%, sumugal ka lang sumugal. Parang yung sinabi ng tita mo, di ba? Sa akin, G, sa ilang beses ko nang nalugi ito, hanggat naniniwala ka sa sarili mo, tuloy. Yeah. Tuloy mo lang, tuloy. Kumbaga nangyayari siya, kumbaga, ang business tol, hindi kasama dyan yung pagkalugi talaga. Hindi nga. Ang tanong, tol, paano mo i-handle? Then yun. Yung pagkalugi. Nanandun ka na sa puntong yun. Yung pagkalugi. Kung nalugi ako, tol, nalugi na ako. Hindi, tol, nalugi na ako. Tsaka, pero lang naman yung nawala, tol, hindi yung buhay mo, tol. Kumbaga, hindi yung mga ideas mo. Paniniwala mo. Kumbaga, pag nalugi ka, pag nagkamali ka, tol, ibig sabihin, may natutunan kang lesson, tol. Kumbaga, next time, hindi na siya mangyayari ulit kasi nga, Alam mo na yung pwedeng mangyari na ganun. Hanggang sa makuha mo na talaga yung tamang formula na pak. Diba? Hanggang sa mahuli mo yung tangina. Oh, yeah. Na pala. Dali ko na. Oo, handle ko yung failure siguro. Mukha ko ng 5 minutes, tapos pupunta ako sa babae ko. Tapos after nun, yun na, pakbak na ako ng, isipin ko ulit kung paano bumounce back. Yeah. Ito. Big shoutout kay Joey P. Escalante. Ano ang gagawin mo sa babae may gusto sa iyo pero di mo siya gaanong trip? Sa akin, bigyan mo ng task, tol. Hanapin kung mo. Kung gusto ka niya talaga, ano? Kung gusto ka ng babae na yun, tol, hanapin mo siya ng purpose. Hanapin mo kung saan siya magaling, kung para saan siya. Yes, at ilalagay mo siya doon sa department na yun. Kung paano niya mapapadali yung buhay mo. Kumbaga, di ba? Pero iba yung gusto mo ka lang sa gustong gusto ka. Oh, yeah. Iba yun, ha? Yeah. Kasi, tol, pag gusto mo ng babae, tol, kumbaga, gusto ka lang. Kasi, tol, parang minsan nga yung gusto lang, parang gusto ka lang tol. Makasex kahit, or makasama. Kasi kahit isipin mo na, kahit hindi mo siya trip, pero once na nagagawa niya naman na napapagaan niya na napapagaan yung buhay mo, na gagawa niya yung mga pinapagawa mo sa kanya, kalaunan, tol, matututunan mong okay pala siya. O, di ba? Kalaunan, masuha. At, tol, kapag nasa'yo na siya, pag yung babae gustong-gusto ka, tol, tang ina, mapapaganda mo yung tol, eh. Kasi, so, nasa looks ba tayo? Nasa looks ba? Hindi, kahit hindi. Kasama na yun, tol. Kumbaga, para sa akin, tol, kung, ang sa akin na mga say, kumbaga, ang lahat ng, ang pagtitingin ko sa babae, tol, kumbaga, sa ngayon, ha? Kasi, hindi ko tinitignan yung sa beauty niya ngayon, eh. Ang tinitignan ko, ang nasa mindset ko na tatanda rin to, eh. Oh, yeah. Kumbaga, pag ako kasama na ito, hanggang pagtanda, di ba? Kumbaga, sasama ko siya hanggang pagtanda, di ba? Kumbaga, papangit din talaga. Mawawala yung sa beauty niya. Pero kung ibibigay niya sa akin yung sa pride niya, ng 100%, papahabahin ko pa yung sa pagkaganda niya pa. Bibigyan ko pa siya ng game. Papagandahin ko pa siya lalo. Yeah. Ayun. Ayun na. Next. It's not the beauty of the lady, it's the duty of the lady. Yeah. Of course, yeah. Big shoutout, Waltari, babe. Grabe naman. Totoo naman, di ba? Totoo yun. Sa beauty talaga, min. Kasi, inaano ko lang, totoo naman. Sinasabi din natin kanina, tol, di ba? Totoo naman, eh. Nakado ka na, pari. So, next na tanong. Next na tanong. Okay. Saan nagsimula ang nature ng mga babae? Hindi ko alam, eh. Tangina, eh. Tanong mo si, Tanong mo si Eva. Si Eva, tanong mo kay Eva kung bakit niya kinagat yung mansanas. Tinan mo, may Apple na ngayon tuloy. iPhone 14 Pro Max. Hindi namin alam tuloy. Sensya ka na, boss, ha? Ba't ganun pa man?
Feeling ko mag-break muna tayo, tol. So, okay, dito tayo sa second set. Break lang kami. Nag-break lang kami, nag-water lang din. Siyempre, mga tao lang din, oh, di ba? So, drop your motherfucking questions, G. Telephone nga, nalulobot eh. Tao pa kaya. Tao pa kaya. Mm-hmm. So, what's up? What's up din sa inyo dyan? What's up din sa inyo dyan? Kumbaga okay din eh. Kumbaga pinagagawa talaga tayo, tol, eh, no? Kahit paano, man, di ba? Di ba, di kaya gawin to eh. Wala sila lakas ng loob. Yeah. Nagawin to. Di naman sa yung iba talaga, tol, feeling ko, yung mga... Gusto rin nila talaga, tol. Feeling ko, tol. Pero, natatakot silang, subukan, kasi... Homesim. Dito yung iba talaga, yung mga wasted talents, dahil sila walang equipments. Yung mga nasa slums. Yeah, feeling ko ang dami talagang wasted talents doon, tol. Wala lang sila. Wasted talent, wasted beauty. Tol, na hindi sila makalaba, na hindi nila magampanan yung gusto nila kasi nga. Kaya nga madami kulang sila sa equipment, sa resources din, tol. Kumbaga, yun nga, resources, yes. Kumbaga, timbis na papasok sa ulo nila yung sa utak nila yung sa creative ba. Nagiging survival mode, tol. Oh, yeah. Kaya nagiging practical sila. Set aside nila yun na, kaysa gawin ko to, kailangan ko muna dumis ka ate. Di ba? Para mabuhay yung araw. Kasi tol, itong linya naman natin tol, long term talaga to eh. Hindi ito yung agad na, pum, tangin na may isang linya na agad dito. Yeah. Pero merong mga ganun ah. May mga ganun tol. Pero kadalasan sa one hit wonder, para kasing nakikita ko, hindi nila nagagampanan na. Hindi nila, wala silang consistency ba? Oo tol. Hindi nila kayang i-handle na, parang nalulula ba sila tol, di ba? Nalulula na agad sila. Shit. Nga din eh, tangin na fast money. Oo tol. Ito naman. Paano makapasok sa good circle? Actually, ano bang ginawa ko sa'yo, tol? Ano bang ginawa ko kay Bowden? Binigyan mo siya ng sandwich. Hindi, tol. Binigyan mo siya ng sandwich. Ito na, ano yung ano ah, paglambing ah. Hindi, pero galon pa man. Actually, tol, hindi, ganito talaga magsis... Ay, doon na naman papasok yung payo ko na it starts with you. Doon papasok talaga, tol, eh. Kung gusto mo makapasok sa good circle, tol, isipin mo muna kung deserving ka ba makapasok doon? Hindi, yeah. Bukod doon, kung sa gusto ano yung maibibigay mo na na value sa kanila. Yun nga, yun nga. Di ba? Mismo. Kasi hindi pwedeng value lang namin ng value ibigay namin sa'yo. Ano ka? Naswerte mo naman. Yeah. Siyempre, magbigay ka din ng value sa amin para, di ba, maayos yung gusto ka rin naman namin manalo. Pero siyempre, kailangan, gusto mo rin kami manalo, bigyan mo din kami ng rapat-dapat na, ano ba, na, alam mo yun, Mr. Billiones, anong kasagutan mo doon? Sa akin, tol, kung pipili ka ng yung sagot mong circle, tol, that maglalaan ka talaga ng makakapagpagaan ng buhay nila, tol. Nang hindi man sa pera, nang hindi man sa ganito. Pero yung basically, may purpose ka talaga, tol, sa makapasok doon. Kumbaga, kung sa ano yung maitutulong mo para mas lalo pang mag-win tong barkadahan na to. Yeah. Diba? Oh. Pero may yung sa alam ko, idaladag natin sa lahat ng mga nalalaman ninyo. Eh, di mas okay na, di ba? Pero hindi lahat ng circle, tol, talagang sigurado ka na agad dun, ha? Diba? Kumbaga, man, dapat marunong ka din kumilatis din talaga ng tao, tol, eh. Kumbaga, sige, samahan mo siya, okay. Tapos, titignan mo din kung kasi mayroon circle yung ba talaga na, yung mga values na gusto mo sa kanya, kung, di ba? Mayroon circle na akala mo, good na good, pero at the end of the day, kaduluduluan sa mga susunod na araw. Ay, tsaka dat marunong ka din kumutob kung ginagamit ka lang nila. Yeah. Omsim. Dat marunong ka din kumutob ng ganun. Kasi, parang, alam mo yun, ano, di ko alam yun. Masasala, ito, li. Masasala. May kita, kumbaga, time will tell. Di ba yung sinisabi sa'yo? Will tell who is so masal. Oh, yeah. Kumbaga, alam mo yun. So, ito naman, what advice would you give to someone struggling silently? Ilabas mo yan, tol. I-share mo sa iba yan, tol, kasi alam mo, para sa akin, tulad na lang sinasabi ko kanina, kung hindi mo nakikita yung mali mo sa sarili mo or paano mo siya i-handle, may taong nakapaligid sa'yo, may taong tatapik sa'yo para ganito yan, ganito. Iga-guide ka ba? Kaya nga nandiyan yung mga kaibigan mo eh. Basically, look for guidance. Yeah. Look for guidance. So, pero mamimili ka din ng... mamimili ka din ng pagsasabihan mo. Hindi lahat. Karapat-tapat dun. Kasi tol, may mga pull-pull na advice. Kumbaga sa akin, tol, pag ako nag-i-struggle ako... Sige, di ba may mga ganun, kahit lahat tayo may mga na, ano, may mga na, tawag dun, kakasalamuhang ganun na akala mo, makapag ano, pero sa kanila, hindi nila ma-apply. Di ba? Ano sa'yo? Ang sa akin naman, pag mapapayo ko sa
nag-struggle silently, men. Lumapit ka kay G.O.D., men. Dasal to. Number one, men. Kung nahihirapan ka, kung may mga pinagdadaanan ka, men, huwag mo nga kalimutan mo. Dasal to. Sa akin, men, dati to, ano eh, may mga oras at panahon din na, kumbaga, hindi ako lumalapit sa akin talaga eh. Kumbaga, ang nasa isip ko, magiging ni Cristiano ba tayo kung hindi tayo sinakop ng mga, ano, oh, yeah. Pero nung, ano din, nung nasubok na talaga ako, kumbaga, minsan umabot na sa punto na, ano talaga, kumbaga, sinubukan ko din tol, kumbaga, nung nasabi ko na yung mga bumabagabag sa isip ko, nakakagaan ng loob, ano? Nakakagaan ng loob, nakapag-isip kumbaga, ka na maayos. Hindi ko alam, kumbaga, para sa akin, sobrang laking, ano din tol, na, kahit sino mang, kumbaga, kahit magkakaiba tayo ng religion dito, tol, kung sino man yung GOD mo, tol, yung sa creator mo, kanino ka talaga naniniwala, lumapit ka sa kanya, men, mag-ask ka ng guidance mo, i-ano sa kanya. Yeah. Siyempre, bukod doon, sa prayers, samahan mo din ng kilos para sa sarili mo. Mismo, men. Diba? Kaya, yun na yung second step. Uh-oh. Sobrang laking, ano din, tol, ng nakaka, yung sagaan ng loob ko na tangina na kapag nagdadasal na talaga lagi. Minsan araw-araw talaga na ginawa ng Diyos. Papasalamat ako, tol. So, yun. Kumbaga, hindi kasi lahat, tol, nabibigyan na pagkakataon kong mabuhay, tol. Yung magigising, tol. Tangina, hindi talaga. Kumbaga, life is a gift talaga eh. Kumbaga, sa bawat araw talaga. Blessing siya, no? Blessing. Tsaka present. Kumbaga, hindi kaya siya itinabog. Hindi na present kasi gift siya. Gift talaga siya, tol. Ano masabi niya? Pangit, pangit kung nasaap ka na ng demonyo. Umsi man. Kumbaga hindi naman napasama sa demonyo. Kumbaga dati, hindi naman naniniwala. Alam din. Pero nung eto talaga, min, pangina, G.O.D., yes, I do. Sayong sayo na, oh. Talaga. May sinabi nga sa akin yung isang pare, tol, dati na, tinanong niya ako, tol, sinong mas mahal mo? Magulang mo o yung Diyos? Tingin, nakaisip ako. Oo, tol, nakaisip ako. Tapos ngayon, may sumagot na isang tropa na magulang ko, hindi ko pa naman nakikita at si ganito. Sabi niya mali. Ibig sabihin niyan, hindi pa fully loaded yung, kumbaga hindi pa 100% yung pananampalataya mo sa kanya, tol. Kasi tol, dapat ang mas mahal mo, yung Diyos. Ay lang gumawa sa inyo eh. Yeah. Di ba? Kumbaga kung wala din siya, wala din magulang. Oo, oh, tol. Kumbaga... Pero tangin na, fucked up eh, no? Basta ako naniniwala ako may G.O.D. Parang ang fucked up niya eh, no? Pero naniniwala ako may G.O.D. ka. Niniwala talaga ako, man. Gabi-gabi ako nagdadasal. Next. Same way lang ba mag-cheat ang babae at lalaki? Basic ng tanong mo, tol. Siyempre, tol, kanya-kanyang diskarte yan, tol. Magkaiba. Baga, cheating is cheating. Oo, oh, tol. Cheating is cheating, pero kanya-kanyang diskarte yan, tol. Depende na lang kung tangina ka paano mo siya dalhin eh, kung paano ka mag-cheat. Pero diba? Pinamadali mong gagawin, magpakatotoo ka na lang eh. Oo, just be real. Just be real, dog. Yun na lang, oh, next. Sino mahirap yun? Next question. Walang mawawala akong magpapakatotoo. Sa 11th nanonood, drop your motherfucking questions, G. Yeah. Would you mind? O nga pala, may ilalabas na bagong mixtape si Bambillones. May ilalabas ako music video. Si Don Jay, may ilalabas din na music video yan. Kalaunan, mixtape din. Yeah. Pero siyempre, yung mga, kung gusto mong umangas, gusto mong maayos layo pa na namin, bumili ka ng Project Billions. Yeah. Ngayon, kung sakto lang yung pera mo, meron din kami mga plain shirt dyan. Yeah. Ipabango din kami para pagka may ikipag-date ka sa babae mo, mabango ka. I-promote mo lahat. Tangkera. Diba? Kung gusto mo ng one-off-one pantalon, pa-customize mo sa akin yan. Yeah. Next, ano na, walang patanong dyan, tol? Tanong mo na, tol. Sige na, tol. Itanong mo na. Eh, dati yung sabi niya. Pero pag sa, ano daw? Pero baka sa akin, babae may powers pag sa cheating. Di. Basta lahat, babae, lalaki. Di ba? Basta nag-cheat ka. Yeah. Just be real, ayun na lang. Yeah. Pakatotoo na lang lagi. Lumpulad din yung mga nagtatanong din. Oo. Walang masama pagpakatotoo. Walang kung, bayad yun. Men, kung di ako nag-live tour, kung ina maubusan na kayo na pag-uusahan. Oo, kumbaga dito, big shoutout sa mga tao nag-gas ng mga valuable questions. Sobrang na-appreciate yun. Pag-uusapan natin, tukol lang sa atin. Yeah. Sa daily routine natin. Sa mga looking forward ng mga pwede mangyari pa sa mga susunod. Yeah. Di ba? Salamat sa inyo kasi naglalaan din sila ng oras, tol. Oh, man, hindi nga nababawasan yung ano eh. Kumbaga, isipin mo, nakaisang oras na yata ako ditong nakalive nang hindi nakikita yung mga mukha nila. Yeah. Sabihin, tol, tayo na may interested din, G. Yeah. So, sobrang na-appreciate namin lahat.
Thank you. Let's call it a day na to. Say na. So, o nga pala, wala pang pangalan yung podcast na to, pero magkakaroon to, Kalaunan. Sa ngayon, ang pangalan ay? Walang Pangalan Podcast. Kala ko freestyle podcast. Freestyle podcast. Sige na. Bambilyones. YouTube channel, Spotify, TikTok, Instagram. Yeah. Bambilyones Official. Oo, Eko Uno, IG, Facebook. Si mga businesses ko, alam nyo na yun. Yeah. Don J, Facebook, IG, YouTube. Alam nyo na yun. Alright. Oh, fucking Bilagroso. Agos natin, guys. Agos natin, man. Pak, latag na yan. Latag na yan.